Good evening, mga kapuso! Wednesday night na naman and welcome to Just In! Palakpaka! Ayan. Andito tayo ngayon sa Hideout by Fusion. Maraming salamat sa pagpapatuloy sa amin dito, sa libreng pagkain, sa napakasarap na alcohol. Wait lang. Cheers! Wow! Maraming salamat. Again, thank you sa mga nanonood sa amin kasi episode 8 na kami. Ang daming magagandang comments. At syempre, hindi mawawala yung mga pangit na comments. Ang hindi alam ng mga bashers, hindi nyo inaantala ang aking pagyaman nang dahil sa mga pagbabash nyo. And, nang pag-isip-isip ko, speaking of bashers, etong guest ko ngayon, hindi na naiba sa mga bashers. Ha? Kung ako number 1, 1.5 to. Paboritong-paborito to ng mga bashers dahil isa naman tong kakaibang patola. Ha? Sa sobrang kasikatan nito, dapat kunin na rin to ng sparkle. Isa sa pinakamagaling na writers ng GMA7, one of the best creative consultants, Miss Suzette Doctolero! Magandang gabi sa lahat! Hello! At naghanda ka! At naghanda ako! At cheers! Cheers! Oh. Kailangan may bote dito eh. Mm-mm. Magpapakuha ako, huwag kang magalala. Kumusta kami, Suzette? Okay naman. Medyo kinakabahan sa mga tanong mo. Huwag kang kakabahan. Ang importante mag-relax ka. At gusto ko makilala ka pa ng mga kapuso natin. Kasi, alam mo yung mga bashers mo. Nakausap ko eh. Mga iisa lang ba bashers natin? Iisa lang yan. Okay. Yung mga zero followers. Tsaka yung mga pagong. Pagong at saka itlog. Parang hindi makakatulong sa akin itong episode na to. hindi ka nila kilala. I mean, diba? Ako gusto ko makilala kanila on a more personal level. Ako, honestly, nakakatrabaho kita pero hindi tayo nakakapag-usap madalas. So, gusto kong makilala kanila, makilala kita. At baka sakali, maintindihan ko kung bakit ka bash-bash ka. Okay ba yun sa'yo? Okay, may mga pictures akong ni-research. Okay. Ang tawag kasi dito sa portion na to, noon at ngayon. Okay. Gusto kong malaman ang mga kapuso natin kung saan ka nagsimula. Okay. Kung ba't ka nagkaganyan. Okay. May halak ka pa. Oo, may halak pa eh. Galing ako masakit eh. Teka, baka positive to ha. Okay. So, may mga ipapakita akong pictures sa'yo. Sa ngayon, ito yung mga early years mo, ika nga. So, gusto ko explain mo one by one. Not really one by one, pero ikwento mo sa amin yung, kumbaga sa nakaraan mo. Okay. Merong, alam ko, lumaki ka or pinanganak ka sa Kamsur. Actually, sa Quezon City. Okay. Pero nag-aral ako sa Kamsur. Oh, really? Oo. Bakit ka napunta sa Camarines Sur? Sa Kamsur. Dahil pinaalaga ako sa lola ko. Okay. Because medyo problematic ako sa school dito sa Manila. Quezon City, nakikipag-away ako. Bata pa lang. Bata pa lang. So pinadala ako doon. Pinapon ako sa Kamsur. Mga 10 years old yun ah. Okay. So doon ako nag-aral. Okay. So ang laki pa sa salamat ko na naging writer ako. Kasi kung hindi ako naging writer, palagay ko criminal ako. ikaw ba? Kung hindi ka artista, ano ka? Sindikato? Yung totoo? Malaman nakakulong na. Baka magkakasama ka sa sindikato. Ibang iba pangarap ng tatay sa kananay ko sa akin eh. Dali. Parang wala tayong makukuha dito. So, yun. Pero hindi ka naiba sa industry because your grandmother is from the industry. Ang aking lola ay moro-moro actress. Ano yun? Sorry. Moro-moro actress. Sa Intablado. Intablado. Okay. Nung panahon ng... Before the Japanese War. Oh, before. So, actress siya. Okay. So, nakilala siya ng lolo ko kasi nagpe-perform yung lola ko na dapa. Pinagtawanan ng lolo ko kung sila nagkakilala. Totoo yan! So, yun. So, medyo kakaiba kaming pamilya. No? Okay. Uh-oh.
Medyo kakaibig. Ako ganun din yung nanay at tatay ko, tatay ko, Italiano. Yung nanay ko, Pinay. Teacher. So, yung daddy ko, kailangan mag-aral ng Tagalog. Mm-mm. Ang unang nagturo sa kanya ng Tagalog, nanay ko. Ayun. Ayun, naging sila. The rest is history. grade school tong Tamsur. Tapos nag-JRU. Nag-JRU ako. Tama ba? Nung high school. High school. Tapos PUP. Kaya naman sobrang talaga. Medyo palaban. Palaban. Totoo. Anong kinuha mong course sa PUP? Marami. First year ko accountancy. Second year, psychology. Ang third year ko ay... Bascom ata. Ba't iba? O Pilipino. Oh. Yun, iba-iba. Kasi at the time, nagsusulat na ako. Okay. Ba't ka nagsimula magsulat? Nagsimula ako magsulat, I think 19 years old ako, no? At that time, uso na yung mga novel na Tagalog. Okay. Yung maiikli. Eh, mahirap kami. Tapos sinumpa ko na ayokong maging mahirap. Ang hirap kumain ng tuyo, di ba? Totoo. Di ba? Tsaka sabi ko nga sa'yo, ayokong maging kriminal. So, kailangan kong tulungan na tulungan sarili ko. Mo. So, totoo. May nakita akong nobela. Ninakaw ko ata. Kriminal pa rin. Anyway, nakita ko siya. Tapos, ang editor siya, Luwalhati Bautista, inuwi ko, pinag-aralan ko. Okay. Tapos sabi ko, ganito pala magsulat ng nobela. So, meron kaming makinilya, hiniram ko. Tapos, nagsulat na ako ng nobela. After 1 week, natapos ko yung nobela. Hinanap ko ang bahay ni Luwalhati. Kamamatay lang ni Luwalhati. Nakawan. Hinanap ko yung bahay ni Luwalhati. Hinakyat ko. Hindi, hindi ko alam ang bahay ni Luwalhati. So, tinawagan ko yung Anvil Publication kasi doon siya nag-work as editor. Sinabi ko sa Anvil, galing akong Iloilo, pamangkin niya ako, naliligaw ako. Sabi ko, akin na yung address, pupuntahan ko tita ko. Alam mo, binigay yung number. Writer ka nga. Tapos, nung nakuha ko yung address, pumunta ko sa bahay ni Luwalhati, kinatoka at sinabi ko, gusto kong maging manunulat po, ito po yung manuskrito. So, nung binigay ko sa kanya, natuwa naman siya. After a week, pinage niya ako eh. Wala pang... Okay. Alam mo yung pager? Yes, pager. Oo naman. Nagnakaw din ako noon. Meron akong tatlo. Tatlo yung bulo. So, yun. Sinabi niya, natanggap yung nobela ko. At wow. Ayun, doon ako nagtuloy-tuloy sa pagsusulat. Okay. Naisalba ako ng pagsusulat. Pero sabi mo nga, feeling magiging criminal ka. Nung kabataan mo, palaaway ka talaga. Nagkaroon ka ba ng malalang away? Alam mo, hindi, yung usual na mga bata, na pinalaki kasi ako sa isang matriarchal na pamilya. Mm-hmm, matatapang talaga ang mga babae. Sa amin, sa Bicol, ang kultura namin, ang mga lalaki, nagluluto. Yes, yes. O kaya pare, diba? Ang mga babae umiinom ng gin, tumatagay. Totoo. Ganyan kami pinalaki. O, alam mo pala yun, diba? Parang magkaisa tayo ng... Oo, kaya alam natin. Oh. Alam ko na kung saan ako pupunta. Alam ko na kung saan ako. So yun, pinalaki kaming matapang, mm-hmm. pinalaki kaming kaya magtanggol sa sarili. That's why... You're very opinionated. Opinionated ako nung bata pa lang. Kasi in-encourage sa amin yun. At natutuwa ako na in-encourage yun. Ha? Mm-hmm, mm-hmm. Kesa naman ano ka. So nung, syempre nung bata ka, yung usual na may mga awayan. Correct. Magkita tayo sa likod ng simbahan. Oh, sige, kita tayo doon. Tapos mag-aharap kayo. Tapos magsasabunutan kayo. Meron sabunutan. Oh, syempre may mga ganon. Yung mga lalaki naman magsusuntukan. So masaya yung kabataan totoo, ko. Yung kabataan na yun, ganun yun. Masaya. Ngayon, no, ngayon kasi puro, di ba, ibabash ka na lang. Oo, totoo. Di ba, ang duwag nila, di ba? Totoo. I mean, ako, totoo. Lumaki tayo na na, suntukan. Di ba? Sa afternoon, tapos na. Sabunutan, tapos okay na, magkabati na kayo kinabukasan, di ba? So yun, ibang-iba yung mundo nun. Oo nga. Pero na-bring up muna kasi si Miss Luwalhati. So doon tayo sa second, ano, picture. Ayan next. Nga, ano? Si Angie Ferro. Yan.
Ano ang contribution sa'yo ni Miss Angie? Si Angie, nung college ako ay sumali ko sa stage play, no? Yung dulaang Andres Bonifacio Theater Group. Okay. No? Nag-perform kami sa iba't ibang lugar mula probinsya. Talagang ano to. So, because of that, nasanay ako. In a way, nakatulong din sa akin yun para sa pagsusulat ko. Kasi nababasa ko ang iba't ibang magagandang plays mula sa mga playwrights ng mga sikat at nire-respeto. Mm-hmm. So, because of that, nadadagdagan yung kaalaman ko. Yun yung mga training ko. Yeah. So, speaking of play, nakailang play ka ng acting? The Trial, siguro mga lima siguro. Nakalima ka? Oo, nakalima ako. Nag-perform kami sa mga schools, sa mga rallies. Okay. Actually, nung may ginugil ako about you tungkol sa mga plays. Okay. Sabi, nag-produce ka raw ng isang play dati. Kami ni RJ Nuevas. Oo, kasi may type kang lalaki. Ay! Ginugel talaga. Ginugel talaga. Wala sa lugar. Kay Tracy. At saka kaibigan ko pa rin yun. Ay nako, fake news to. Fake news to. Fake news to ano. Pinagpapawisan ha. Ano ba yun? So hindi totoo yun. Ang alin. Yung gano'n na type mo kaya mo pinudusan. Hindi naman. Para sa bayan. Charot. Actually, kacheck ko. Actually, hindi, ano, in love. Hindi naman in love, grabe ka. Type lang. Hindi naman. Pero sa bayan. Dinamay mo pa si RJ. Dinamay mo pa si RJ. Kami na naman ni RJ. Okay, nakaisa na ako. Nakaisa na ako. Pinagpapawisan ako. Pero talaga nagpo-produce, or isa lang pinroduce mo? Yung totoo yun. Isa lang ang pinroduce namin. Hindi naman kami kumita, parang naglabas kami ng pera. Tapos nung nagkasweldohan na sila, nagkatingin na kami ni RJ. Wala. Kasi 200 pesos na natin. Nasulit naman. Yung ano. Ang alin! Yung pagkakaproduce mo, may nahita ka. Para sa bayan. Ang ulo. Next. Nagsimula ka sa TV. I mean, paano ka when you started writing, paano ka nag-penetrate sa television? Television. Ito pa yung kwento. So, nagsusulat na ako ng nobela, no? And then, dahil sa college, kailangan mo mag-OJT. So, nag-OJT ako sa Dulaang Balintataw kay Cecil Guidotti Alvarez, no? Meron siyang pinoproduce dati na Balintataw TV. Mm-hmm. So, nag-OJT ako as PA. Doon sa Balintataw office, may mesa doon. Tapos yung mga script ng mga writers, iniiwan doon. Okay. Kasi pupunta yung mga director, sila Mario J, sa mga Langit Nawa, di ba? Sila Lupita Kasiwara. Tapos kukuha sila ng scripts doon, tapos babasahin nila. Kumuha ako ng isa. Inuwi ko, tinignan ko uli. Kasi at that time, hindi pa uso yung masyado yung mga workshop, tsaka hindi pinag-aaralan ng script writing So, inaral ko, sabi ko, ganito pala magsulat ng script, sumulat ako. Okay. Hindi ko nilagay yung pangalan ko. Kinabukasan, parang after a few days, pumapasok ako, nilagay ko yung script sa hilera. Okay. May dumating na director, kinuha niya, binasa niya. Yung mga scripts, mga bagong scripts. Mga bagong scripts yan. Tapos open to get. Pupunta yung mga director, kukuha sila, tapos babasahin nila kung ano yung gusto nila. Galing. So may pumuntang director, nakita niya yung script ko, basta randomly, kumuha lang siya. Umupo siya, binasa niya, basa-basa. Tapos nakikita ko siya habang nagpupunas siguro ako ng ano. Parang ganun lang. Punas-punasan ko, no? Punas-punasan, gumaganyan-ganyan ako. Tapos mayang-mayang sabi niya, tumayo siya, gusto ko to. Ayan. Pero walang pangalan mo? Pero walang pangalan ko. Kaya lang, sino nagsulat dito? Wala. Sabi ko, akin po yan. Ayan. Doon ako nagsimulang mag-sulat. Yung particular na
na script na yon sa tahanan ng aking ama na dinirect ni direct si Fulvida ay nanalo ng CMMA na best drama anthology series noong panahon na yon. I think 1988-89. Wow. Sa Valinda Tau. Tapos dire-diretso na yon. Dire-diretso na yon hanggang nakarating ako ng Viva. Mm-hmm. For nagsulat ako sa kanila na matagal and then kinuha kami ng GMA. Pero nag-AD ka pa, di ba? Okay, Jay Alterejos. Tapos, kasi si Jay Alterejos, kaibigan ko. Okay. At that time, alam mo naman si Jay Alterejos, di ba? Halimaw. Bait nun. Bait nun. Tapos, ako lang ang pwedeng mag-AD sa kanya dahil magkaibigan kami. Tapos, may nabalitaan ako na may talent na hindi marunong. Na kumadraw na yung role. Saan mo ko kuha? Nasa Google. Nasa Google. Ginugle ko. Jay Alterejos AD. Tapos ikaw daw yung umarte. Oo, ako yung pinaarte. Doon ka umarte ka. Bakit? Ano ko ang gagawin ko dyan? Basta umarte ka. So, arte ko. Bakit hindi mo bakit hindi mo napagtripa na mag-character actress or magdire-diretsong ng artista? Mas gusto mo talaga magsulat? Kasi pag tumitingin ako sa salamin, parang sabi ko, hindi naman ako masyadong artista. Di ba, sa totoo lang tayo? Sabi ko, parang mas sa pagsusulat na lang ako, di ba? Okay. Sige. Oh, next picture tayo. So, ito na yung GMA career mo. Yeah. Okay. Ano ang pinakaunang sinulat mo for GMA? Naging head writer ka ba kagad? Kasi hindi galing ka na ng Viva. Siyempre, nakalimutan ko naman. Yung Tanya Ding Dong na soap opera, sana ikaw na nga. Sana ikaw na nga. Oo. As writer, si RJ ang head writer, yes. No? Matagal na yun. I don't know kung ilang taon na. Siguro 25 years. More or less. Yes. No? So, yun ang unang-una. Pinakauna. Oo. And then, yung pinakaunang head writing... Ano? Ang unang head writing ko sa GMA ay Encantadia. Encantadia. Mm-hmm. Paano, being the creative person that you are, paano mo naisip ang Encantadia? Okay. I think may summit noon, lahat ng writers in-invite. Okay. Tapos, magpipitch kami. Sabi nila Miss Lilibet, ni Ma'am Wilma Galvante, at the time siya pa yung head, sabi nila, gusto nilang gumawa ng isang soap na diwata. Parang Mariam Makiling. Okay. So, doon ko pinitch yung Encantadia. Kaya lang, instead of diwata lang na, alam mo yon yung pa-cute na diwata na kaputi, ang binigay kong concept, mga diwatang humahawak ng armas. Nakikipaglaban. Oo. Oo. Yon yung unang pinitch. Meron ba siyang kinalaman sa pagiging palaban mo? Kapag nagsusulat ka ba, when you think creatively, meron ka bang sarili? I think kasi syempre yung writer, napaka isip at puso yun ng writer, yes, tsaka yes. Kaluluwa ng writer, no? So kung ano siguro ako, yun din ang mga nagiging character ko. Kasi kung titignan yung body of works ko, karamihan ng mga trabaho ko ay makababae. Medyo may feminist, ano, like, limbawa, Encantadia. And yung mga succeeding pa, no? Halimbawa, Amaya and everything. Sa mga, apat na sangre, sino ka doon? Sa naiisa, ano, sa ugali, sino ka? Maliban kay Hagorn. sa ano mo, sino yung pinaka-ugali mo? Teka muna, ha? Pero idadagdag ko na malaking contribution ni Miss Annette doon sa Encantadia, ha? Kasi nung nabasa niya yung concept, nung una, I think tatlong magkakapatid lang yung ginawa ko. Dinagdagan niya ng isa. Okay. Para earth, wind, water, and ano. So, sino ako doon? Mas nakaka-relate ako doon sa ugali ni Danaya. Because I'd like to believe na napaka-principled ni Danaya eh. Mm. No? Kaya niya mag-stand on her own kahit na ang daming hindi naniniwala o nag-aano sa kanya. At ganun din ako, tingin ko, no? Na kahit maraming kontra, I don't care. Diba? Correct. Pakiko, di ba? Sa mga sinulat mo, may favorite ka ba? At of sa mga latest, or well, of every, sa mga GMA, na pinaka
talagang itong favorite ko na? Well, of course, syempre, unang love ko yung Encantadia dahil yun yung nag-guide sa akin kung anong klaseng head writer ako. And then, My Husband's Lover. Oh, okay. Yes, My Husband's yes, Lover. Course. Kasi yun yung kauna-unahan sa soap opera na, di ba, LGBT series. And then, One True Love, kasi simple lang siya, ito yung kay Alden at saka kay Luis, simple lang siya na romance, na love story, pero nagandahan ako. Mm-hmm. Okay? And then, of course, Maria Clara at Ibarra. Yes, yes, yes. Actually, yes. Lahat naman gusto ko. Oo, pero yun, Maria Clara at Ibarra, paano mo na naisip na, pagsamahin kaya na, I mean... Doon sa Maria Clara at Ibarra, si Miss Aneta nagsabi na, gawin natin yung Noli at Philly. Okay. Tapos, kaya lang gawin natin makabago. So, makabago, no? Para hindi mukhang luma. So, noong ako ang tinalaga para gumawa ng concept, doon ko naisip yung may isang Gen Z na papasok doon sa libro para may ibang perspective. Correct. Correct. Tapos, marami akong dinagdag na characters na wala doon sa... Liberal, for example, si Fidel, no? Mm-hmm. Yung kay David. So yun, yun lang siya. Uh-huh. Do you get to choose shows na i-headwrite mo? Or, alimbawa, hindi ikaw ang may concept pero gusto nila ikaw mag-headwrite. But, nangyari yun sa Sahaya. Hindi ako ang gumawa ng concept pero ako ang nag-headwrite dahil cultural serye siya. So parang ikaw, pag-cultural, ikaw na agad ang... Pero ako... Personally, mas gusto ko na yung concept ko ang ginagawa ko. Kasi, kasi alam gamay ko kung... Yun, gamay ko. Tsaka alam ko kung paano ko siya papaandarin. Okay. Dahil na-picture ko na siya sa isip ko. Yeah. Ano pa ang mga, pwedeng ilulook forward pa na mga kapuso na mga sinusulat mo ngayon? I know Sangre. Yes, Sangre, yung Encantadia. Of course, Voltes 5 na yan. Yung kami. Malapit na. Malapit na. Gano'ng kahirap isulat ang Voltes 5? Ang totoo, madali siya. Oh, kasi okay. Andun na. Kaya lang ang challenge ng Voltes 5, ginawa siya pang bata anime siya, di ba? Cartoons doon sa panahon natin tawag din na anime. So, paano siya i-adapt na ang audience hindi na lang bata, may matanda, may ganito, may ganyan. Kasi sa cartoons din, yung hindi masyadong nag-dwell doon sa drama o doon sa emotional. Kasi siyempre, puro fight scenes yan. Pero pag inadapt na into soap, kailangan yung hugot ng emotional, nandito doon pa rin. At meron naman talaga. No? At saka yun, yun lang yung pag-adjust doon. Were you given the freedom na gawin yun? Di ba? I think binabantayan siya nung original. Oo, in-approve na yan ng Towie. Oo. Sa May, ipapalabas ng Voltes. And then, mag-concentrate ka na sa Sangre. Sangre, yes. Sangre. And then, another project na hindi ko pwedeng sabihin pa. Pero malaki siya. Maganda rin. Maganda rin. Saan dun ako kasali? Dun ka nga. Sa Sangre ka. Dun na lang ako sa malaki. Ano ba yung malaking yan? Parehong malaki. Ang tagal na ako hindi nag-show. Inom ka ng inom. Inom ako ng inom. Wala ko show. Wait. Okay. Okay. Sa GA, napansin ko ang mga writers, mga parang ang close-close mo. Oo. Malaking factor ba yung kaya maganda mga nasusulat na shows ng GMA? Nagpapakialaman ba kayo ng mga... Kasi umaalis pa kayo ng bansa eh. Malaking bagay siya. Kasi halimbawa, may naisip akong konsepto. Tapos gusto ko i-pitch sa mga boss natin. Dahil may mga kaibigan akong writers at kami nagtutulungan. At sasabihin ko, guys, meron akong ginawang concept. Kaya lang parang may kulang siya sa akin eh. So ibabato ko, sasabihin ko. Then... magsasuggest kami sa isa't isa. So may ganung tulungan. Okay. Walang inggita, nagsusuportahan. At kaya ang ganda ng setup ng creatives sa correct. GMA. Correct. Dahil buong-buo siya at nagkakaisa. Solid. Nagkakaisa. At syempre, pag nagkakaisa kayo, may laglagan din yan. Dito to, may konting laglagan yan. Actually, may mga tinanong ako. May isa akong meron akong ginugol ulit. Dito to,
may ginugol ako na meron ka raw isang... Patakot ako dyan sa mga ginugol mo na. Meron daw kayong ano, hindi ko alam kung sinong kasama mo, may pinuntahan daw kayong summit. Ah. Sasabihin ko ba ito? Meron daw kayong pinuntahan summit. Ah. At medyo nakainom kayo kasama si Direk Dom. At saka si... Uy! Helen. No? Tapos, na... So, kumusta yung Baguio? Actually, hindi totoo yung ginugol ko ngayon. Oo. Wala akong alam. Naka-alpas wala, ka na ba? Wala. Wala kang nila. Promise. Wala. Wala. Ano ba nagsasabi hindi na tayo, mo? Hindi na tayo magbabago. Dito na tayo sa Hideout. Tayo nga isang bote dyan. Dito lang tayo sa Hideout. Pero isang bote dyan. Lalasingin ko to. Kung natuntun ako sa Baguio, kung sa basement, hindi ako matutuntun siguro. Oh, so wala. Hindi po totoo yun, ha? Hindi totoo yung... Nagreklamo rin kasi yung Amerikano. Nagreklamo! So, sino nga ang girlfriend mo ngayon? Ayun pa rin! Ayun pa rin? Oo. Sino Don? Ikaw, umami na ako. Ito naman. Ayun ka nga yung... Huwag mo muna, hayaan mo naman ikaw ang bash day. Pagpahingin mo muna ako. Pagod na pagod na ako. Okay. Pahingin muna tayo sa GMA. Next picture muna tayo. Ano yung mga picture na yan? Hindi, ito, ano to? Bulsang, family. Ah, okay. Your family. Yeah. If we can talk about your family. Gaano okay. ka-importante sa iyo ang ano, ang pamilya mo? Are you still close to your family? Ano, close naman kami, ngayon? Kaya lang patay na nanay tatay ko. Pero okay. Close pa rin kami, ha? Nag-uusap pa rin. Close. Pero ulila na kami eh, dahil namatay ang tatay ko, mga 10 years ago siguro. And then my mother, mga 6 years ago siguro. And then, being the eldest, so ako na yung tumatay yung magulang ng mga kapatid ko. Although yung mga kapatid ko ay mga adults na rin at nasa tamang edad na rin. Pero, syempre, as the ate, ay dahil konti lang kami, siguro 14 lang kaming pamilya. Okay. Kasama na mga pamangkin. So, ayoko na hindi kami nagkikita. So, lagi kaming nag-organize na magkikita-kita. Madalas yan. Madalas. O, kasama pati yung mga pamangkin at pati yung anak ko. Then, so, close talaga kami kung saan kami nagpupunta. Oh, okay. So, travel. Traveling. Oh, travel. O kaya, simpleng paliligo lang sa Pansol, pupunta ng Tagaytay. Ano yan? Monthly? O, probinsya. At least monthly or ano. O, may ganun. If I may ask, how old is your anak? Siya ay 16 years old now. Oh, big na rin. Oo, 16 rin. Years old. Kamusta maging ma'am? Habang andito tayo sa industriya ngayon na... Ang aking pagiging mother ay hindi by birth, ha? Siya ay aking adopted son. Okay. Siya ay may autism. Okay. In a way, ako may mild autism din. So, nakarelate ako. Nakita ko, kasi at the time yung sa akin, nung bata ako, wala pa yung mga autism. Wala. Malikot ka lang. Malikot lang, makulit lang, o kaya slow ka lang. No? So, hindi nila na-diagnose. Yun yung isa sa reason din kung bakit tinapon ako sa Kalabanga. Because hindi ka nila maintindihan. Hindi ako nagpa-participate sa classroom. Okay. So, pinapatawag yung parents ko. Yung parents ko naman, dahil hindi naman talaga sila nakapag-aral. So, hindi rin nila naiintindihan. So, imagine mo, 7 years old, nagkakat ako ng klase. Hindi ako pumapas ng 7 years. Suwail ka lang nun. Suwail, akala nila masama. Suwail lang ako. Pero hindi ako nakaka-relate kasi. Mm-hmm. So, pero hindi naman ako nagbubulakbol. Nasa library ako, nagbabasa ako. Okay. Hindi ko nasasakyan yung itinuturo yung turo, sa akin. Pero yung mga libro sa library, doon ako nabubuhay. No? Wow. So, yun yung pinatapon nila ako doon sa ano. So, nung lumalaki na ako at nung nagkaroon na ako ng anak, and then nakikita ko kung anong meron siya at difficulties niya na meron ako. Doon ko na siya pinadoktor. Agad. Okay. And then nung tinetest na siya para makita ko anong klaseng autism meron siya, may test yun eh. Parang merong siguro 60 or around 60 na parang symptoms. I'm sorry, hindi ko masyadong natatandaan na yung mga terms. Mm-hmm.
lahat ng meron siya, meron ako. Meron ka. Kaya doon ko rin na, ano, na late diagnosed din ako. So because of that, alam ko kung paano ko i-handle ang son ko. Yeah. Okay. Yeah. So kung ako pagsusulat, siya naman ay artist, ano rin, paggawa ng puppets ang kanyang, ano. Really? Meron siyang, wow. So gumagawa siya ng puppets sa magmula bata pa hanggang ngayon ginagawa niya. You have time for him? I mean, sa busy, paano, ano nun, paano scheduling mo pag gano'n? Work from home ako eh, so. Hanggang ngayon? Oo. Ah, talaga? Sarap mo naman. Work from home ang mga writers eh. Kaya, so, kaya naman pala, ano ka ng ano? Sa bahay ka lang pala. Pag hindi ka na dulo, makapag-bash nga. Hoy! Naririnig! Hindi totoo yung ratings mo, hindi papatol ako. Nababasa rin kita, ha? Papatol ka rin, ha? Nababasa rin kita. Oo, minsan siyempre ka lang patulan mo yung mga yan. Nagpapatol na. Kailangan. Si Paolo, nagpapapatol na naman. Teka nga, tatalbugan ko. Sobrang yatang binabash si Paolo. Me to the rescue! Yung totoo yung ratings na yan! Okay. So yun. Okay. I mean, ngayon ko lang kasi nalaman yung ano. Paano magpalaki, especially sa ganitong day of age na panahon? Paano magpalaki ng anak na ganun? Anak. Yung general, social media. Mas delikado eh. Yung anak ko, hindi ko siya binigyan ng cellphone. Nang okay, magmula, okay lang. Kasi nakikita ko siya, dahil pinapacheck ko siya doon sa doctor, doon sa child, fine, meron ano. Meron doon isang case ng bata na baby pa lang, binigyan na lang ng cellphone. Para manahimik. Tapos dumating yung edad niya na 12 siya, pag tinatanggal yung cellphone, nagtatantrum siya yung bata. Sakit na siya ng mga bata ngayon, yes. Ha? Pag masyadong nasanay, nagiging nagkakaroon ng technology something. Addiction. Oh, correct. At nagiging sakit siya. Mm-hmm. So, doon ko nakita na, hindi ko pagsa-cellphone yun to, hanggat bata pa. Pinag-cellphone ko na lang siya nung 14 years old na siya. Okay. Doon pa lang siya nag-cellphone. So, aware siya sa mga... Aware siya sa ginagawa. Aware siya. Pag binabash ka... Hindi totoo, alam niya. Hindi niya alam yun. Hindi niya alam. Meron ang isang instance nung sinusulat, hine-headwrite ko yung My Husband's Lover. So, syempre, pinapanood ko rin siya. Mm-hmm. Dahil pinapanood ko siya, nanonood din ng anak ko. Mm-hmm. So, and nag-aaral siya noon sa Catholic school eh. So, sabi ng teacher, kids, ano yung favorite show nyo? Sabi ng anak ko, My Husband's Lover. So, siyempre na-shock yung teacher. Hindi niya pa alam na ako yung nagsulat. Eh. So, tinatawagan ako ng school, ma'am. Medyo ayusin niyo po yung ano, i-supervise niyo yung anak niyo kasi nanonood po siya ng pang-adult. Anong pang-adult? My Husband's Lover po raw ang gusto niya. Sabi ko, okay lang ipanood ka sa anak ko kasi walang masama dun sa show. Mm-hmm. Mabuti nang at least bata pa siya, alam niya na may LGBT. Mm-hmm. Alam niya na dapat nire-respeto ang LGBT. Correct, so, correct. Yan ang sagot ko. Pero pumalakpak naman yung teacher. Hindi, sa isip ko lang yan. I'm sure gusto rin lang yung show. Hindi lang naman sabi kasi Catholic school. Yan. Sabi, binash ka. Hindi naman binash ka. Okay, next picture tayo. Marami kang kaibigan at marami ka rin kaaway. Diyan natin, yan ang pag-usapan natin. Bakit ang hilig mong pumatol? Should I call it patol? Patol ba yun? Nakikipag-debate lang debate. Ako actually. Actually, healthy ang debate. Akala lang nila, inaaway ko sila. Pero pero sa loob ko, tika muna, nakikipag-argumento lang ako. Hindi naman ako nakikipag-away. Nung una ba, kailan ka pinakamalalang nabas? I think yung aldab. Kasalanan ko yun. Oo. Ah, kasalanan mo yun? Oo, kasalanan ko yun. Dahil? Bakit? Ayoko na sabihin kung bakit. Baka sakali lang. Ayan yung sa aldab. Oo. Pero, yun nga. Pero most of that time naman, other than that, yung mga nababasya ko because of my beliefs, because of my stand, or because of my statement. So if why doesn't it stop you? Why doesn't the bashing stop you from releasing what you think?
Ay, hindi wala talaga. Wala akong paki. No, oh, wala akong paki. Kasi yung opinion nila does not matter to me. Kasi buo ako eh. Alam ko kung ano ko, alam ko kung anong stand ko, alam ko kung sino ko. So, kung gina-judge nila ako based on my statement, then problema nila yun. It's not my problem. Unang-una pa, naiintindihan ko na dito sa Pilipinas, tayo, yung medyo yung culture natin, gusto na ng karamihan, ito lang yung thinking. Mm-mm. Gusto natin walang lumilihis, mm-mm, walang different opinion, walang kakaibang ano, kasi pag ganun, babash ka. Correct. Eh, ayoko doon sa nandoon ka lang, mas magandang lumalabas, di ba? Kahit naman sa mga sinusulat ko, medyo uma-out. Kailangan. Oo, di ba? So, ganun din naman ako sa personality ko, walang pagkakaiba. And because of that, nababash ka. Mm. Do you think yung mga sinusulat mo, ano yun, parang pinoprotect mo ba yung network? O para sa'yo, sa, ano lang siya, personal mo siyang belief? Like, for example, yung time nung, yung sa rating, nakita ko yun eh, yung sa ratings, tapos, inano mo, yun, parang bakit? Was it you protecting the network? O, lalabas mo lang yung tama? Oo, pinoprotectahan ko ang network, at saka kung ano ang alam kong totoo, whether i-bash ako o hindi, basta ito yung alam kong totoo, then sasabihin ko. Ano ang magpapatigil sa'yo magsalita sa mga paniniwala? Alam mo, na-demanda na ako before. Papunta pa lang ako doon. Papunta pa lang ako doon. Maya-maya lang. Parang di naman ako nabago. Ganun pa rin naman ako. Feeling mo, dihinto ka lang pag may nag-demanda sa'yo ulit. Hindi nga ako huminto, di ba? Nagsalita pa rin naman ako sa ibang tao. Ang tanong ko nga, anong magpapahinto sa'yo? Hindi ko alam eh. Totoo? Hindi ko talaga alam eh. Ikaw, ano magpapahinto sa'yo para pumatol din? O, sige. Wala rin. Ito yung character natin eh. Ito tayo eh. At saka alam mo yung binabash ka para sa 15 or 20% na nalalaman nila na feeling nila yun yung full truth. Yung pagkatao so, mo. So, tangang-tanga ka ngayon sa kanila. Alam mo diba? Yun? Oo, so, tama yun. Tapos minsan, may ano ka, they will catch you on a bad day. Na trip tama yun. Tama yun. Kasi hindi naman tayo gumigising araw-araw na masaya buhay natin. True, diba? True. Minsan gumigising tayo at feeling natin gusto nating maging dragon. Oh, yes. Diba? Yes, meron yan. At pag gano'n, tapos pagtingin mo sa Facebook mo, sa meron. Twitter mo, merong papatulang ko ba to? Papatulang correct, ko correct. To, di ba? Meron ako, kang gano'n eh. Ako, tirahin niyo ako, okay lang. Pero wag lang yung mga close mga to me. Mo. Yes. Nangyari na ba sa'yo yun? Hindi kasi ako naglalabas talaga ng mga pictures ng pamilya talaga okay. Sa Facebook eh. Kasi pinoprotektahan ko rin eh. Bihira. Mm-mm. So, hindi naman sila binabash. Ako lang talaga. Kaya lang, ang binabash siya akin, kung ano yung perception nila na ako. Sa'yo. Correct. No? Minsan, kasinungalingan pa yung mga sinasabi about me. I'm sure. So, pagdating sa ganon, dahil tinuruan ako na ipagtanggol ang sarili ko. Ganun ako tinray nung bata ako eh. So ganun din ang aking instinct, no? Mm-hmm. Na pag may tumira sa akin, okay, sasagot ako. Mm-hmm. Hindi ako mananahimik. Sasabihin ko kung ano yung nasa isip ko rin. Correct. Oo. So, yun. Ako pag may tumira sa akin, tinitira ko rin. Halata naman. Oh. Nakarami ka naman. Tira ko kasi na tira. Tira ko. Lakasawa. Tama na? Meron pa ako isang ginugel. Ano na naman yan? Ito, cute lang to. Okay. Sabi sa akin ng mga kaibigan mo, sa Google, takot ka raw sa doomsday. Na meron ka raw... Meron ka rin ko closet sa bahay mo na punong-puno ng ano, pagkain dahil nag-hoard ka? Medyo may ganun akong ugali na hindi ako mawawala ng pagkain, okay. Hindi ako mawawala ng essential goods sa bahay. Was it because of the pandemic or ever since? Ever since. Because? I don't know, because, probably because, natuntun ko, because
hindi kami mayaman, mahirap kami tumira. Kami sa squatter sa area na talagang salat, wala talaga. And minsan talagang kumakain kami na walang ulam, talagang kanin lang. So, I guess nung nagkatrabaho ako at nagkapera, naging ano ko siya eh. Naging comfort ko siya knowing na meron. Pagising ko, marami akong makikita ang pagkain. Meron kami, hindi ka ba takot na expired na yung iba doon? May mga na-expired. Kaya nang dumating yung pandemic, at di ba nagkakagulo na, oh, at nagkaubusan sa grocery, relax ka. Sabi ko, dami. Dami kong tissue. Dami kong tissue. Yun. Yeah. Ang galing. Pero wala, so may ano, pagka-hoarder talaga ako. Pero hindi ka naniniwala sa doomsday sa ano? Naniniwala ako. Oh, really? Oo, pero hindi naman yung paranoid na. Oo. Alam ko naman na, ano, oo. Naniniwala ako doon, pero hindi paranoia. Ano wala akong bank, ano, house, wala. Bank? Wala. So, may mga zombie. Mga zombies. Wala akong espada sa bahay. Wala akong barel. Waka po sa Miss Suzette Doctolero. Thank you. Simple lang. Hindi, meron pa ako. Meron pa. Okay. Inano ko lang kasi natapos na ako sa mga pictures mo. Itong next natin, ang tawag sa portion ko, spit or swallow. Ano bulo nung ka? Simple lang. Pag sinabi, pag nagbigay ako sa'yo ng instant, sabihin mo kung spit, kung di mo type, okay, swallow if you like the... Okay. Okay. Wholesome to, huwag kang magawa. Parang kinakabahan ako dyan. Des, totoo lang to. Okay. Bilang writer ka, working with a good actor. Swallow. Oo. Okay. Siyempre, ang ganda nun, pag yung artista mo, thinking actor, mm-hmm, ang galing umarte, katulad mo. Thank you. Huwag ka lang magbabagyo. Promise, di ako magbabagyo. Dito na sa Hideout. Hideout na tayo sa Hideout. Kami nga. Huwag natin ipagsabi ko nasa. Ang kaso kumalat. Time camera. Aabangan tayo dito. working with... magaling pero bordering on pakialamero in terms of writers. Naku, may nangyari ng ganyan. I'm sure. Spit yan? Ini-spit ko rin yan dati, ha? Talaga? Sino yan? Ha? Sino? Pero, of course, okay sa'yo ang collaboration. Oo naman. Kinikilala ko ang artista bilang bahagi ng, sabihin nating apat ng quatro, no? Writers, director, staff, yung production, tsaka artista. Mm-hmm. Yun yung collaboration yan eh. So, ang laking bagay pag yung artista ay nagsasabi na parang hindi ko sasabihin yan, mm-hmm, dialogue na yan, at tatanggapin ko yan kasi alam ko na of all people, artista ang magsasabi kung character niya yun o hindi. So, tanggap mo yun? Tanggap ko yun. In fact, ako yung writer na gusto kong revise. Oh. Revise ako ng revise kahit hindi ako pila revise. Revise pa rin ako ng revise. Saka nagawa na eksena. Oo. Revise pa rin niya. Hindi naman. Na-shoot na po. Ay, hindi wala. Hindi naman. Kasi naniniwala ako sa prosesong yon, kaya mas napapaganda, di ba? Correct. Pag nire-revise mo rin. So, okay sa akin yung ganong klase ng artista. Artistang bano. Pero mabait. Spit pa rin. Kasi pag bano siya, hindi niya ba ibibigay yung potential ng script eh. May example ka ba ng ganong artist? Meron ka nang na-experience na ganun na nung napanood mo, hindi nagawa yung gusto mo? Oo, meron. Ano ang feeling na ganun? Kasi bago naman... Frustrating siya. Pero bago niyo gawin yun, nagkapilian na yan. Oo. Tapos biglang hindi na ano? Hindi masyado. Pag halimbawa hindi masyadong magaling talagang umarte pa, dala siguro ng kabataan niya or something, no? Kasi hindi naman talaga school, di ba? Yung nag-graduate ka muna, ng eskwelahan, sa pag-acting, di ba? Unless talagang gifted talaga siya. Correct. Pero ikaw kasi, bata pa lang, umarte ka na, kaya mahusay ka. Di ba? Pero walang show. Pero walang soap. Meron nga. Ah, meron. So, yan. Pinipressure. Na-pressure. So, yan. May mga gano'n naman na hindi masyadong magaling umarte. Yeah.
Ano ang mas gusto mong artista? Magaling na mayabang o so-so pero mabait? So-so, ha? Hindi sobrang hindi magaling. So-so pero mabait at nakikinig. Pareho. Okay sa'yo pareho? Oo, okay sa akin pareho. Okay sa akin kahit na magaling siya tapos mayabang siya, okay lang. Kasi hindi ko problema yung ugali niya eh. Okay. O, jowa niya, mamroblema doon. Pamilya mo yung problema to. Kasi yung galing niya naman yung kukunin namin, eh, di ba? Correct. Oh. Okay. Pakikialam ng mga bashers sa trabaho ng mga artista. Spit or swallow? Spit siguro. Spit. Sa trabaho ng mga artista. Spit. Oo. Kasi minsan, di ba, nakaka-dehumanize din yung pambabash. Really? Lalo sa mga artista, ha? Oo. What's the worst bashing you got? Anong pinaka-worst na medyo somehow may kurot? Oo. Ang ginagawa ko lang daw ay kabitan. Okay. Medyo nagre-revolution ako doon dahil hindi ko nga ginagawa yun eh. Di ba? Oo. Medyo ano siya sa akin eh. Kasi alam ko hindi totoo, paninira siya, malicious siya. Ano pa ba? Doon ka nang titik. Eh. Hindi naman ako nasasaktan pag sinabi nilang suset puset, parang bata lang. Ang luma. Sarap tadya ka. Wow, parang itong basher. Mga asar lang. Basher ka lang. Ayoko na magtanong. Ganda na nun. Si Suzette Doctolero. Maraming salamat, Mrs. Suzette. Thank you. Napagod ako. Diyos ko. Mga basher, sana. Naging masaya kayo sa episode namin ngayon. Sana naman, mas naintindihan nyo si Mrs. Suzette. Kung hindi man, wala pa rin kami pakialam. Okay? So, ito po ang Just In. Magkita-kita po tayo. Bye! Next week. Bye!